Welcome to the Kuya Dev Tidbits Podcast, where we explore the ins and outs of building a successful career in the tech industry. My name is Rem, your Kuya Dev, and I'm excited to have you join me for this episode. Whether you're just starting out, looking to shift careers into tech, or hoping to grow more as a tech professional, this podcast is for you. Thank you for tuning in, and together, let's enjoy the episode. One of the most common sources of stress and frustration among software engineers and project managers and even owners of tech companies is the practice of software estimation. Pero para sa mga hindi nakakaalam or hindi aware kung ano yung software estimation, lalo na sa mga hindi pa nakapasok sa tech industry, explain ko muna kung ano software estimation. So sa Tagalog, simple lang siya. It's the act of pagtansya. So tinatansya mo ang isang bagay. For this particular case, tinatansya mo kung gaano katagal aabutin or gaano katagal ang kailangan para matapos ang isang task. Or more generally, madalas yan, ang scoping yan is yung buong project, gaano katagal aabutin. So this practice isn't exclusive sa software engineering. Ginagawa rin siya sa other fields of engineering and even other non-engineering fields. Ang pinaka-concrete na example niyan is in building construction. So tinatansya ng mga engineer kung paano or gaano katagal matatapos ang isang sabihin natin building or isang bahay or isang tulay. So nakalatag yan kung gaano katagal per segment, per bawat parte ng bahay, bawat pintuan. So nakalatag yan kung gaano katagal aabutin bawat isang parte ng isang building na ginubuo nila. So ganun din sa software engineering. You will be tasked to break down a project into tasks, no? Into smaller tasks. Then yung isa-isa yon i-estimate mo gaano katagal aabutin. Then the project manager or whoever is assigned to actually do that whole planning, i-adapt niya lahat 'yan para makuha yung broader picture na kung gaano talaga katagal aabutin yung isang software na project. So it can be a small feature, a big feature, a whole new product. So depende kung ano yung scope ng project. So bakit ko naman nasabi na stressful siya? Because as opposed to other engineering disciplines like construction, sa software engineering, medyo yung act of estimating a task isn't exact science. Sa ibang engineering, may formula sila kadalasan na ginagamit dyan and rules of thumb. Sa software engineering, parang iba-iba yung factor na pumapasok eh. Na usually talaga, papasok doon yung experience ng tao, kung na-encounter niya na ba yung task na yon, naulit na ba yan, kung gaano karami yung gagawa dyan, di ba? I won't go into details kung ano yung mga factors na yan, but there are many. Usually talaga, sa practice of software estimation, no? In general, napakahirap na makuha yung very accurate estimate. And nagiging source of arguments yan between engineers and managers. Kasi, you know, kung sinabi mong one day, di mo nagawa ng one day, syempre, magagalit yung manager mo, di ba? Sinabi mo one day, di ba? But inabot ng isang linggo. Actually, bago ako magtuloy, lilinawin ko lang, kaklaruhin ko lang, kung ano man yung sasabihin ko rito,
most probably kulang. Kasi you can't really discuss these things in a span of 30 minutes, di ba? 30 or so minutes. So, kukulangin talaga ako sa oras. So, itatry ko lang, susubukan ko lang na i-discuss lahat ng kaya kong i-discuss. But I hope I can the real purpose of this episode is to get people to find ways to improve the process. No? Kasi at the current state, sa mga kwentuhan namin, sa pagka nakikita-kita ang mga magkakaibigan developers, sa mga nababasa ko sa Twitter, sa nababasa ko sa mga forums, sa Reddit, the practice of estimation is very stressful for everyone. Eh. And I would like to, at least sa mga makaakinig man lang sa episode na to, is sana mabago or we could, you know, strive towards a better way of doing things. Of course, I will not discuss yung mga practices dyan na available, yung mga solutions like agile and ano, let's go beyond that. Hindi na about that. I will discuss later bakit. I just want to change the way we look at these things. Ibahin natin yung approach natin, ibahin natin yung mindset natin, na baguhin natin yung frame of mind natin when it comes to estimation, lalo na sa software engineering. Sa ibang engineering discipline, a lot of those practices hindi naman talaga pasok sa software engineering kasi karamihan ng tasks dito napaka-abstract. Ang hirap niyang it's very hard to have control over yung time talaga that it will take to finish a task. As opposed to, sabihin natin sa construction, bilang yung mga pako, alam mo gano'ng kalalaki yung mga pako, alam mo kung ilang sako ng semento ang kailangan. You have those things kasi kinocompute yan eh. Sa software engineering, wala. A huge chunk of it is science, like construction. But a very huge chunk of it is art and experience. It all comes down to the person who will do the estimation. Tapos kanya-kanya pa na skill set yan, ganyan-ganyan. So, hindi pantay-pantay yung estimate ng isang engineer, iba dun sa estimate ng another engineer. Even if lagi sila magkasama, akala nyo parang pantay sila, magkaiba yan. So, what am I trying to do here? So what I'm trying to say is, at the current state, yung mga project managers kasi, managers in general, pagka nagbigay ka ng estimate sa kanila, feeling nila, it's a promise. It's a promise na pag sinabi mong one week yan on the dot. Na yan na yon. Which is a wrong way to look at things. Kasi, first and foremost, everyone involved in software engineering should accept the fact that estimates are often wrong. Laging mali yan. Laging underestimated ang isang task. And kapag ganun yung mindset, medyo mababago yung approach eh. Mababago yung tingin mo, tapos hindi mo you won't hold an estimate against a developer na porque sinabi niya one day agad yan. Pag sinabi niya one day, pwedeng 3 days, pwedeng 5 days, na meron kang ganun na expectation. Na pagka lumagpas, expected yan. And that alone, that change in mindset alone, will alleviate a lot of the stress on the side of the developer, on the engineering team. But Kuya Dev, paano naman kami mga manager? Kailangan namin yan. Di ba? Paano namin magagawa yung trabaho namin without accurate estimates? Okay, here's how I see we can improve this. Hindi ko sinasabing tama yung sasabihin ko, ha? It's just a way na parang to push the conversation forward na baka
You know, we could try this. Actually, we will try this in my current company kasi kailangan namin eh. I'm addressing developers now, ha? If you're a developer, think about estimates as something na kailangan mo talagang gawin. Hindi mo may iwasan. Kailangan talaga siya. I mean, sa trabaho natin, it doesn't really mean anything. No? Pero estimates kasi are very valuable sa business. So, you have to take the hat of a business owner. Or a manager, actually. Di ba? What would you need? Oh, what information do you need? What data do you need to run your business? If you're running, for example, a tech company, for this instance. So, if you're an owner of a tech company, you need something to work around para to make decisions. Kung paano paandarin yung kumpanya mo. And unfortunately, sa engineering side, one of the data points that they need is this estimate. Kailangan nila yan. Whatever form it may be, usually time, you know. Story points, I don't know how that fits in the business. But, you know, usually talaga oras ang kailangan nila. Kasi they need to plan ahead. Like, sabihin natin, mag-plan sila for this year. They need to know kung gaano katagal yung bawat project. Sabihin natin, itong project nito, 3 months. Itong project na to, 2 months. So, they need to weigh kung sino yung uunahin nilang na project. Ito bang 3-month project na to o yung 2-month project na to? Titignan nila kung gaano yung kalaki yung impact. Kukompare nila mang impact ng dalawang yan. Kung mas impactful yung 2 months kaysa sa 3 months, of course, uunahin nila ngayon or ipaprioritize nila ngayon yung 2-month project. Kasi less effort, more impact. Kung ano yung impact na yun, depende na yan sa bawat company. Pwedeng revenue, pwedeng users acquired, depende kung ano yung goal nila. But in terms of impact, go-compare nila yan. Dapat ha, dapat. Sa mga, di ko alam kung pinapractice talaga ng ibang companies yan, but dapat ganun yung decision making. Impact over effort, di ba? But that's another story. So, they need something to use for them to decide kung ano yung uunahin. No? At besides that, kailangan din nilang malaman kung alin yung worth putting resources on. At makikita rin nila doon, kunwari, talagang maraming project, tapos nakita nila alalaki ng estimates, di ba? Na kung kailangan bang mag-hire ng bagong developer. Di ba? Yan lahat yan. Marami pang iba. But business decisions start from having those estimates. So sa amin, ganun. Ganun ang ginagawa. They compute the impact of each project. Aantayin nila ngayon yung mga estimate namin. Tapos ipagbabangga talaga nila yan. Tapos irarank nila depending dun sa impact over estimate na metric para kung alin yung unahin. Then, from there, makikita rin nila, ilalatag nila yung buong year. Makikita nila kung kailan most probably lalabas or mai-release ang isang project yung matatapos. Napakalaking bagay nun para sa kanila. Di ba? Sa ating mga software developer, sa tingin natin, parang wala siyang silbi, di ba? But in terms of a business that needs to generate revenue para may pasweldo sa inyo, kailangan nila yan, di ba? Pag hindi nila na-manage na maigi yan, kayo rin yung mahihirapan. Tayo mga engineer din na mahihirapan. Baka mawalan pa tayong trabaho kasi magsara yung kumpanya, di ba? Kasi hindi nila na-manage na maayos. So we need to help them, no? We need to provide them with the data that will make their jobs easier. So, there's no going around it. Na kailangan talaga nila yan. At we really have to do it. Admittedly, ako mismo dati,
Ayoko yan. Ayoko ginagawa yan. Kasi naman, in my previous companies, yun nga yung mindset na para pagka sinabi mo one week dapat yan. Pag lumagpas ka, patay ka. But yun yung binabago ko ngayon sa ano. O, tinatry namin baguhin ngayon dun sa current company ko na di dapat ganon. Na estimates are supposed to be taken with a grain of salt. No? Andiyan lang yan to guide management in their decisions. At yun talaga ang magiging punot dulo doon. Everyone should regard estimates as very inaccurate. Hindi dapat isulat sa bato yan. Hindi dapat. It's just a goal that we want to pursue, but we expect to miss it. I-expect talaga natin na mamimintis natin yan. There are ways to achieve higher accuracy. No? Pwede maging accurate, but they can only do so much. Hindi talaga kayang accurate na accurate yan. Madalas talaga, halos suntok sa buwan. Ako mismo, may mga tasks na pinapa-estimate sa akin, mga project na pinapa-estimate, na yung number na kinukuha ko, number of days or number of weeks na kinukuha ko is, or binibigay ko, is kinukuha ko lang sa hangin. Kasi I've never experienced it, you know? I've never seen that problem. I've never worked with that part of the software or application. So, I really don't know kung gaano katagal aabutin yan. I only have a hunch. So, ibibigay ko yung number na yon, sasabihin ko, I have very low confidence dyan sa estimate kong yan. Sasabihin ko yon na may parang caveat. This is going to take 1 month, but low confidence ako dyan na 1 month nga yan. Tapos, kung may mga task ako na nakikita na encounter na before, tapos ipapa-estimate sa akin na parang parehong-pareho, halos pareho, I will give a more accurate na estimate, no? Relatively more accurate estimate. But usually din, pagka nagbigay ako, kunwari, sabihin natin one day, usually, lalagpas pa rin eh. Yung one day nagiging 3 days or 5 days. And it's okay. Ganun talaga eh. Kasi may mga unknown ka, kala mo alam mo na, kasi may mga unknown ka na nakikita, biglang bulaga, may ganito pala. No? So, everyone has to accept that, especially management. Na ganyan talaga ang estimates. At ganyan din, sa other side, sa mga software developers, they have to accept na ganyan talaga. You have to provide estimates. There's no way around it. Malas lang talaga na ang hirap gawing accurate ng mga bagay-bagay. And that's where the stress is coming from. No? Mabalik tayo dun. Is if everyone expects na accurate dapat ang mga estimate. Na ina-expect ng mga manager na pag bigay ka ng estimate sa akin, accurate yan. Or ina-expect ng developer na kailangan niyang magbigay ng accurate estimates. Hindi dapat ganun. We will strive to provide accurate estimates, but at the end of the day, hindi talaga kaya. Mahirap talaga siyang gawin. So, given those, what are practices na pwede natin gawin para kahit papaano maging mas accurate yung mga estimate natin? Unang-una dyan, no? Break down your tasks into very, very small tasks. Maging malaking task na ganyan, maging malaking ticket. I-break down nyo hanggang sa as much as possible sa pinakamaliit na kaya.
Kasi mas maliit yung task, mas madali i-estimate yun eh. Kunwari, pina-estimate sa iyo yung buong, ano, gaano katagal gagawin yung isang page, di ba? I-breakdown mo hanggang sa maliliit na granular talaga na component. Like, itong button na to, estimate mo 1 week. 1 week, masyado pa maraming mahaba yun. Granular pa. Itong text ng button na to, gaano katagal yan? 2 hours. Ang ganon, di ba? Then, eventually, adapt mo lahat yan. Makakabuo ka ng mas, no? Accurate than if you didn't do that. But still, again, it won't be set in stone na yan na yon. Talagang lalagpas at lalagpas ka. Yun yung parang primary na masasabi ko na effective para sa akin. No? Other ways would be asking other people, nagawa mo na ba to? Have you encountered this? Gano'ng katagal mo nagawa? Another thing that I do is add buffer. Kasi I accept na I'm not going to be accurate with this. I add at least a 20% buffer. Pag sinabi kong one day, madalas yun, dinagdagdag ko ng another day or half a day. 1.5 days, sasabihin ko. Para lang, to account for a software engineer's tendency to underestimate things. Yun kasi yung tendency natin mga engineer eh. Underestimate natin yung mga yan eh. So, ayun, yun yung mga madalas kong ginagawa. But, yun nga, pwede rin i-account nyo na an engineer can't really work tuloy-tuloy na productive for the whole 8 hours per day. No? Ako, maswerte na ako maka 6 hours a day na talagang nakafocus ako na dire-diretso on productive. Usually yan, on a good day, 4 hours lang per day. Kasi may kasama pang basa ng email yan, may kasama pang usap sa Slack, minsan meetings. So, ano yan? Maraming factors, yung sinabi ko kanina, daming factors na pwedeng maka-apekto sa software development cycle. Pwede nyong i-factor in ngayon yon. Na idagdag, sige, i-buffer mo pa, lagdagan mo pa lang, kunwari, nagbigay ka ng 1 week na estimate, lagdagan pa natin ng 1 week to account for other things that could happen during that time frame. Meron pa yung nag-leave, di ba? O kaya may dependency ka pala sa ibang tao, sa task ng ibang tao, may mga blockers ka na ma-encounter. So, marami talaga. So, what we could do is, add some buffer sa bawat estimate. And we do that sa amin, sa current naming company. And even the previous companies ko naman ginagawa yan. So, hopefully, no? Lalo na sa mga makarinig na to, o makakanood nitong, o makakarinig nitong episode natin na mga managers, sana mabago yung mindset. At kung ayaw nyo mang gawin yung mga sinasuggest ko, sana man lang gumawa kayo ng paraan to improve things. Parang gumawa kayo ng mga experiment. Mag-experiment kayo ng mga ways to improve what you have. Ayun nga, sinabi ko, yung kanina, pwede kayo mag-adopt ng mga agile principles, but agile is a tool. And if it's not used correctly, or if it's not used for the way it's supposed to be used, it's going to harm, or it's going to do more harm than good. Ito nga, act of estimation, it was supposed to be a way to, yun nga, kung ano yung diniscuss ko, no? For business to have a sense of how long things would take. Pero instead, parang ginagawa ngayon, binaliktad, ginagawa siyang promise, no? Nag-promise ka na 1 week yan. Hindi siya dapat ganun. So, estimation is a tool that should have helped people, no? But instead, it's actually hurting the whole development cycle. So, yun.
I hope, yun nga, everyone na maka-ano nito, i-bring up nyo sa mga managers nyo, or kayo mismo yung mga manager, i-bring up nyo sa mga developers nyo, na we have to do better. We're all stressed here, no? We need to do better. And everyone has to commit na ganito dapat ang gawin. Sa Pilipinas, mahirap i-gawin yan. Ano? It's a radical change. But I hope people would be open to it. With that, sendan nyo lang ako. Siguro sa comment section ng video, or even send me emails. I-discuss nyo sa akin ano yung mga naiisip nyo na paraan. Or what are you currently doing right now? Kapag kami, no? Baka naman kayo, it's working for you. What are you currently doing right now that's helping your team? I need, people need to know eh, no? Na ano yung mga best practices na nangyayari sa ibang companies. No? Kasi, tingin ko rito kasi, depende rin kasi sa culture nyo eh. Hindi lahat siyang babagay eh. So, if we see other people, other teams na ginagawa to, maybe we could try to mimic and adopt it to our own culture, di ba? Na magiging beneficial sa lahat. Business, owners, project managers, engineers. So, thank you and see you next week. Thank you for joining me for another episode of the Kuya Dev Tidbits podcast. I hope it will be helpful to you in your tech career journey. Remember, building a successful career in tech takes time and dedication. But with the right mindset and resources, anything is possible. If you enjoyed this episode, please don't forget to like, subscribe, and share with your friends and colleagues. And if you have comments, suggestions, or any questions or topics you'd like to hear more about, feel free to email me at rem@kuya.dev. I'd also love to hear your own stories and experiences. So don't be shy, reach out and share them with me. I'm always here to support you in your tech journey. Do also join our community, Tech Career Shifter Philippines, at www.techcareershifter.com. Until next time, keep learning, growing, and chasing your dreams. Thank you again for listening, and I'll see you in the next episode.